Sir, bakit kayo minitrato ng nanay ko? Sir. Defense security was firing in defense! Armado silang sumusugod eh! Narinig kita! Sinabi mo na put them down! Shut up! No! Huwag na huwag mo ito sasabihin kahit kanino. Kapag ginawa mo... Ano that? Ha? Anong gagawin mo? Pati ako papatayin mo? Your daughter died kasama ng mga pinatay mo! And hindi mo na akong makikita ever! I pushed you away. I'm sorry. You're right. Since your mother died, I changed. I turned into a monster. And I hate myself for it. You deserve better. You deserve a better father. I'm so sorry, child. I'm so sorry. Forgive me. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I can't say sorry enough, beautiful, for what I've done to you. Mabait po ba silang lola at lola? Bakit mo naman at may tanong yun, anak? Kasi po, kung mabait po ako, tsaka nagmana po ako sa inyo, ibig sabihin, nagmana ka din po sa kanila. Alam mo, anak. Sobrang bait at mapagmahal ng lola mo. Sinugurado ng nanay ko na lumaki ako sa bahay na puno ng pagmamahal. Kaso, nung nawala siya, hindi kinaya ng lolo mo eh. Kaya, nawala din siya. Namimiss mo ba sila, Nay? Araw-araw. Bakit ito tinawag ni Sir na Hanna'y nanay ko? Because she is Hanna. Miriam ho ang pangalan ng nanay ko, Sir. She changed it. To protect herself, maybe. Para hindi siya matrace ni Hugo.
Ilang beses kong inaral yan, sir. Wala yan sa records niya. Wala siyang anak. Paano mangyayari yun? Well, when Hugo disinherited Hanna, he spent a fortune in erasing her sa buhay niya. Pinabura niya lahat ng connection nila. Online, public records, everything. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila mababago ang totoo. Magama sila. At ikaw, Eloy, ang apo ni Hugo. Hi everyone! Subscribe now to get the latest updates and videos of Too Good to Be True on YouTube. Don't forget to like this video.